Hello, good morning mga kapogit, kaganda, mga kamangyan. Ito, start na tayo maglakad-lakad. 15 days, mula na mo operahan ako sa appendix. At kailangan ko mag-ikot, kailangan din ma-exercise at maglakad para yung proper position ng mga internal intestine natin ay mag-to normal. So, kailangan natin maglakad-lakad. At the same time, tutur ko na rin kayo dito sa barangay namin. We are here in Pamahay Homes, Alapan, Oriental, Mindoro. Let's go! Okay. Ito yung bahay ng ermat ko. Bahay na, tapos yung maliit na yon at the sides, ito naman yung lote ko. And yun naman yung bahay ko na maliit. Studio type. And sa maliit na yon, sa wala pa tayong enough na budget para magpagawa. Okay, yun, nagwawalis na yun, nakita nyo, kasamahan namin, siya yung pinakang caregiver ni nanay tatay, na nag-aalaga, napakaaga, 6 o'clock pala, magsa 7 pala, so pasyalan tayo, at itong inside the Pamahay Homes, Oriental Mindoro, yung nakikita nyo na green na yun, sa dulo na yun, yung green na yun, yan, that is pure gold, dyan ang highway, so, ito yung sa apartment ng kapatid ko. Pag may oras dito, ito yung aming bahay. Gusto kong pakita, bahay namin, bahay ng nader ko, bahay ko. So ito, Gilid Creek to. Ito ay sapa. Galing sa ibang connection sa ibang mga barangay na tubig. Pag umuulan na malakas, dumadaan dito. Maraming namamaril ng isda dito. Pag high tide, low tide, yan, malinis dito. Kasama na rin ako, nangangawid dyan ng oriente. And ito mga foreigner na ano dito, naka-rent. Wow. Sap dito sa probinsya kasi may mga bagay hindi mo nakalangin yun. Tulad nyan, alam niya, pumitas ka lang. Maria, ha? Maria, chuchu! My dog. Okay. Ang sarap-sarap mag-ikot dito sa lugar ng ano. Pamahay Homes. Pwede ka mag-alaga. Ito yung syudad na modernized na konserbatibo ang dating. Moderno, pero konserbatibo pa rin kasi province. Nakikita mo, oh, ang linis. May kanya-kanya mga gandang klase ng alaga ng hayop. Magkakakilala. So, kita mo naman, oh, simpleng-simple lang. Ito yung mga kamangyan. Mga tanim lang yan ang mga kapitbahay na namin na ano. Na pwede kang pumitas, pwede kang humingi. Ito mo, napakasimple. Maliban nga lang talaga sa mga lugar na may syudad na mahirap ano. Like in Manila, eh dito sa pagpasa province kahit sa mga ano, kita mo, medyo ano pa siya, pero ito nalililinis talaga ito. May time talaga nililinis sa mga maintenance to. Ayun, may mga bakante pa dito sa probinsya na pwede mong anuhan, province. At yan ang bahay ng aming ex-governor. Nakakasalamuha mo talaga, naglalakad lang siya. Like otherwise ng mga other politician, hindi mo. Totoo talaga, nakita mo sila naglalakad dito. Magkakakilala. Yan. Pakasarap. Kahit ikaw ay nag mga playground ng mga bata. Kaya lahat-lahat sa gantong umaga, ang sarap mag-ikot-ikot. Mamaya may basketball na. So as of now, dahil nga quarantine, may mga level 3 pa kami dahil tumaas ang bilang ng COVID. So yung isang half ng court tinanggal muna kasi para hindi pasukan. And the other half of court ay continue dahil may mga kapatahan na taga rito na naglalaro-laro. So yan o, si Kuya, pag naka-duty siya guard, pag hindi naman siya naka-duty, siya nagagamas-gamas dito. Napapakabay sa mga guard dito. Analo. At yung mga tao. So success lang tayo. So, kailangan natin takpan yung mata natin kasi good morning! Ayan, oh, sila. Yan yan. Yung mag-ama, tapos yung aming pangulo. Inside the Pamahay Home. Kita mo naman ang ganda. Pamahay Home. Basketball court. Ang isa, nagliliga rito yan eh. Mga bakanting bahay. Ay, Maria! Maria! Tama ka dito, Maria. Mga alaga naming aso. Ah, kita mo, ang sarap niya, tingnan. Pag minsan may nag-alaga ng kambing, baboy, manok, baka dito. Kaya subdivision siya, exclusive lang. Pero
binibigyan ng mga pagkakataon kasi probinsya nga, sana yung mga tao magtanim-tanim, sana yung mga tao mag-alaga ng mga hayop-hayop, kaya pupunan at bubusitahin natin sila. Ito. Ayan, half court. Tapin natin yung pita. Exclusive lang talaga yan kasi itong subdivision, matataas ang pader niya. Hindi mapasok ng mga outsider sa umaga, sa tanghali, sa gabi may mga naglalakad, may mga kabataan, nakakatuwa, modernong konserbatibo na probinsya ang dating talaga, ang sarap talaga pag nasa probinsya. Yan, kita nyo ha. Okay, yan, may mga gamasag na nalabas dyan, syempre hindi natin na ano, no, ito diba dito ang misa nangunguriente ako rito eh. Sinasaksak ko dun sa kuryente namin, ilagay namin dyan. Tapos alagay ko yung kuryente ng isang live, tapos ang live din. Lutang naman lahat ng isda. Pati janitor piece ko, sarap dito. Maraming namamaril na isda dito. Namamaril na, ano, na nanging isda dito. Baril lang ginagamit ng may tansik. Pag high tide, isdang alat. Pag low tide, isdang tabang. So ito, ibang barangay na kasi yan. Ito yung Pagitan Ilog. So wala naman nag-interest na mula dun tatawid papunta dito sa ano. Wala naman. Nga Maria, aso kong puti. May lahi ito eh. Hanggang sa ano na, ito. Pag Christmas party, sarap dito kasi nagkakatay talaga yung pangulo namin para sa lahat ng homeowners. Daming manok. Pero yung mga aso naman dito, hindi naman sila nangahabol ng mga alagang hayop. Alam naman ang ano eh. Ang hinahabol lang talaga ng mga aso dito, kadalasan pusa. Pero lahat yan, nasarap. Kita mo naman yung mga alaga dito. Kasi maayos magpalakad yung aming ano nito eh, pangulo at sa mga opisyalis. Kuya, good morning. Okay, ikot tayo dito. Makikita, mapapansin natin mamaya, parang lalaki ng mga bahay. Oo, lalaki ng mga bahay. Kahit kamangyang pogi lang kasi maliit eh. Walang budget pa. Perfect time. Medyo makalimlim na oh. Pero kailangan talaga maglakad-lakad eh. Sarap dito sa probinsya oh. Pwede kang manghingi mga tanim na gabi. Bunga ng saging. Kasi talaga, kalamansi. Talbos ng kamote, kalabasa, pag may tanim dyan. Nakitipid. Karangilan talagang bibilhin mo eh. Isda. Yan yan. Pero pag mga gulay-gulay lang, hingi-hingi lang sa mga kapitbahay. Ang sarap maging probinsyano. Masarap din maging ano. Ano, kumbaga, sa city ka, nakatira. Kasi marami sa malaking opportunity kapag nasa city ka eh. Sa trabaho, sa career, sa promotion. Pero about sa ano, living, alas ako sa cost of living, masarap talaga sa probinsya. Pero kung wala kang pagkakakitaan, mapipilitan ka talagang lumuwas sa Manila. Pero for the past years ng trabaho ako at sa abroad, habang nagmamature yung isip mo, may edad ka, nare-realize mo parang ang sarap tumira kapag nasa probinsya. Sariwa ang hangin, tahimik, less ang mga krimen, sa halos lang tao magkakakilala. Kaya pag may handaan, halos lahat. Kaya pumunta. Kaya to. Ang sarap mag-ikot-ikot. This my first time walk ng ano, na ganito. Wala na opera. 15 days pagka-opera ko. Kaya naglakad-lakad. Kailangan to talaga. Sabi ng aking doktor. Tinan mo. Kapansin natin, oh, yung mga street na yan. Yan kay ex-governor namin. Yan nakatira. Kita mo ang taas niya, puro solar panel. Oh, yan, basketball court namin, may bakante pa, kita mo, linis yan. Actually, yung iba dyan, may mga may-ari na yan eh. Obligado sila ang magpapagamas niya ng kanilang sariling lote. Ngayon, pag hindi nila pagamasan, nag-charge talaga sila, nagbabayad sila sa nagpapagamas. So, doon sa side namin, mamaya makita natin, side namin kasi, bahay namin ng non-mother ko, may bakante lote doon, lote ng dating konsel ng bayan, eh nasa Amerika na. So, nakontak ng mga magulang ko na tataliman namin ng mga halalaman, kalabasa, ano. Basta mahalaga, wag lang yung puno para madaling mahukay. So, ang bunga sa amin na ang kapalit lang, lilinisin lang yung area niya. So, ganun kababait ang mga tao dito. Ayan, no? Mga bakante pa yan na pwedeng bilhin. So, God's perfect time. Pag nakabudget ako, gusto ko dito ako magtayo harap ng basketball court. Alam mo, ang gaganda ng bahay. Observe, diba? Lalaki. So, ganyan sila, oh. Oh, ito, katulad nito. Kaibigan ko yung may-ari nito. Kliyente ko sa Globe dati yung mother niya sa medyo bukid-bukid pa. At dito sa side naman na ito, kasi hindi na siya sakop ng Pamay Home, sa kabilang side niyan, dyan naman nakatirang sister ko na may-ari nung apartment doon kanina na tinuro ko.
sarap mag-ikot-ikot. Pero kasi hindi pwede ako masyado madaming lakad. Magtagal maglakad, I mean. Dahil kailangan ano. So gusto ko lang ngayon i-tour. Later lahat i-properly tour ko sa area namin. Sarap. Fresh ang air. Yan. Kita mo, kahit may julib-lib, hindi ka matakot. Kasi alam mong safe. May mga ano naman siya dyan. May mga CCTV. Chuchu! Maria! Okay. Sige, mamaya mag-iikot na. Pabalik na tayo. Mahaba pa dun kasi. Dito na lang tayo. Ang dami pang bakanting lote rito. Yung iba naman kasi may arena. Hindi lang napapatayuan kasi may mga sarili nilang tirahan din. Yung iba nasa Manila. Yung iba nandito din. Inside the Calapan City ng Oriental Mindoro. Pero, hindi lang matayuan pa. Siguro sa banda-banda riyan. Ganda mag-ikot oh. Ang mga manok dito, pakalat-kalat lang. Mga hayop. Kita mo, pakalat-kalat lang talaga sila. Walang namamaril. Walang ano. Siya, makita mo na lang kung saan sila yung meatlog. Pero kapag may occasion talaga, yun ang gusto ko dito. Actually, kadalasan pa, kapag may mga opisyales ng LGU na nagdami, okay, may mga meeting personal, minsan dito sila nagmi-meeting sa multi-purpose hall namin. Doon sa multi-purpose hall namin na yun, kasi very, ano, privacy ang dating eh. Pag minsan mga birthday nila dito ginaganap, ang laki kasi ng place, kita nyo naman. Bakit pag minsan tatayo nila nila ng tent dyan, kaparada na maayos ang ano, sasakyan, at talagang very safe. Maria, it's my dog. May lahi kasi ito. Ito ang ano yan, basta tinawag ko siya, automatic hihigayin, gusto makikilitiin, ganyan. Tapos, sa nakabuntis kasi dito, magandang klase rin ng hayop ng kapitbahay namin. Inilalakad nila yung mga aso nila rito. Eh, pinigil lang sa cellphone, napadikit yung aso namin, eh, pagmulat niya, nakakabit na yung magandang klase ng aso niya. Hindi naman mahila, kaya ano, tinan mo ha. Bata pa lang kasi ito, nabuntis na eh. Yung kapit, aso ng kapitbahay namin, inilalakad niya, karereg lang pa lang niya. Kala ko nga kung napaano eh. Eh, biglaan na lang tumabi doon sa aso. Pag tingin na lalaki sa cellphone niya, pag silip niya, mataas tingin, nakakabit na yung aso niya. Wala naman siya magawa. Kaya nung mga anak, binigyan na namin ng maganda klase ng aso. Mamaya, pakikita natin. Halika na, Maria, ano nga? So, ganda. Eh, ito yung sinasabi ko sa inyong place kanina. Dito tayo iikot para ano. Ito, kusubaga, 1/4 pa lang yung iniikot natin. Bahayan. Ay, sarap. Fresh air. Ang ganda ng paligid. Yan, kaganda. Nandito na tayo ulit sa bahay. Nakalakad na tayo. Naruto na kayo. And then my first day walk after ng operation. So, sa bang hindi pa po naka-subscribe, please subscribe to my channel and hit the notification bell para ma-updated ka sa mga bagong videos ko, sa mga bagong content ko na ilalagay. Maraming salamat. It's Pogi Mangyan TV. God bless.